Hello, hello! Kumusta? So, dito na rin ako mag-film dito. Hindi ko pa naliligpit tong mga preps ko, no? Medicines ko. Okay. So, may nagtanong sa akin, ano bang pinaghahandaan mo? Like, tinatanong yan sa mga preppers, eh. What are you preparing for? So, tinanong ako, civil unrest ba? Ganyan, ganyan. Ano ba? Civil unrest, martial law. Yung iba nga, biological warfare. Nuclear war, EMP attack, maraming ano, yung mga preppers maintindihan yan. So, kaya nga pinaghahandaan. Kaya nga, prepping for. What are you prepping for? Yung aso ko sumali. Okay. So, ang sinabi ko, ano, okay, nagprepare ako sa zombie apocalypse. So, bago kayo maghurumentado, relax muna, explain ko sa inyo. So, yung iba kasi nabasa ko yung mga comments, so napaka parang ano para sa kanila, no? Parang are you crazy? Ganyan, mga ano, masyado kang nanonood ng pelikula, ganyan, ano lang yan ng ano eh, ng general anong ano yan, pelikula lang yan, ganyan, hindi totoong may zombies. Okay, and so forth. Okay, so bago ang lahat, paano ko sabihin ko sa inyo yung CDC mismo? CDC sa Atlanta, Georgia, ng US, nagpalabas sila ng memo about a possibility ng ano, ng zombie apocalypse or basta zombies. So parang sinabi nila pwedeng magkaroon ng zombies. Sinabi nila yung mismo. I-research nila lang. So hindi ako makikipagtalo. Okay, so bakit ko sinasabi naman na nagpe-prepare ako ng zombies? Minsan hindi ako nag-expect talaga na ano, may makakalaban kang zombies. Pero kung nanonood kayo ng mga zombie films, or may example, yung Walking Dead, no? Kahit hindi siya pelikula, makikita nyo yung scenario na walang police, walang 911, walang groceries, kaya nag-i-scavenge sila ng pagkain, walang hospital, kaya ikaw mismo gagamot sa sarili mo or yung mga kasama mo. And then, wala ngang police, military, so yung security, ikaw ang in charge. Okay, so ikaw ang ano. And then, actually, ang mas nakakatakot sa zombie apocalypse na scenario is yung mga ibang tao na nabubuhay. Kasi, you know, nagpo-form sila ng gang, ng groups. Tapos, you know, nag-i-scavenge lang sila. Kinukuha lang nila yung mga pinrep o mga pagkain ng mga ibang tao na nabubuhay. So, sabi ko, okay, ano kaya ano, zombie themed. Gumawa ako ng ano, zombie gun. Ginawa ko na to a few years ago. Kaso hindi ko pa pala na-feature dito sa channel ko. So, dun sa PNY Prepper, napakita ko na yan eh. So, eto ang aking zombie gun. So, may criteria ako. Pakita ko muna. Safety check. Okay. Pakita ko na muna yung criteria ko. Nag-iisip ako na ano kayong magandang zombie gun. Siyempre, unang papasok sa isip mo yung shotgun. Ah, shotgun yan, ganyan. Pero kung zombie apocalypse nga or mga ganong senaryo, may kalaban ka rin ng mga ibang tao eh. So medyo alanganin ka pag shotgun ang dala mo tapos sila puro rifle or halo-halong ano. So naisip ko dapat rifle round. Kasi una-una yung pistol, sabi ko, bakit hindi na lang pistol? Okay, Glock 17 tapos high capacity yung magazine, bakit hindi na lang pistol? Eh kasi nga, yun nga, may possibility na may makalabang ka ng mga ibang tao, yung tawag nila marauders, na nag-form ng grupo. So, hindi makakalaban yung pistol sa rifle na ano. So, rifle na ammo. In terms of range, tsaka yung destructive power. Okay? So, sabi ko, ano rifle, pero rifle round, ito. Kaya ang naisip kong zombie gun ko is AR-15 pistol pero nagsushoot siya ng rifle rounds. So ito, pininturahan ko din to zombie green. Ayan, biohazard na ano, sticker. Tagal ko na itong ginawang project eh. Wala lang, katawaan lang. Katawaan. Okay. So, bakit pistol? Pistol, kasi maikli siya. So, ibig sabihin, maikli, pati yung barrel, maikli. Mas magaan siya kumpara sa rifle. Kasi kung dadalhin mo nga naman, ano,
palagi nakasukbit sa iyo, mabibigat ang kaso. At least may challenge. Mas magaan ng konti sa rifle, actual rifle na body, no? So mas maikli yung stock, mas maikli yung barrel. Okay. Tapos pero nagsushoot pa rin siya ng ng rifle rounds. So yan. So insert ko lang, hindi ko siya ikakasa. Yan. So ito ang aking zombie gun. So pakita ko yung description mula likod. Dito walang stock ang pistol, pero sa Pilipinas pwede kayong maglagay ng stock dito. Ano to? Shockwave pistol brace. Ito magpull na grip. Okay, ambidextrous charging handle. Yan mga minods ko. Itong dual plate na sling, lalagyan mo ng sling mo left and right. Tapos kalimutan ko na yung tawag sa ganitong sight para sa rear sight niya. Okay, so for the rear sight, ito yung parehas ng peephole. Ayan, peephole sight. And then naglagay ako nito chip lang to na red dot. Sabi ko papalitan ko pag hindi ko na gusto. Wala, gumagana pa rin eh. And then okay naman. So ang alam mo yung kasabihan na why don't fix anything that is not broken. So hindi ko napilitan. And then kung mapapansin niyo yung mga pinapakita kong AR, big fan ako ng mga ganitong finish ng Bolt Carrier Group. Lalo-lalo na yung Fail Zero. Yan, makintab. Mas swabe kasi yung niya pagpasok at lakalabas. And then what else? Handguard, pinalitan ko ng may rail. Although mas mabigat siya dahil ito, aluminum, nakakabawas naman siya ng recoil considering na pistol lang to. Flashlight, ito angled foregrip, imitation lang to ng magpull. Bawal kasi dito yung yung foregrip na vertical. So angled foregrip, ito sling, built-in na yung front sight niya. Ito, in-upgrade ko din yung muzzle brake niya. Ito yung tinatawag na Krenkov muzzle brake. So ang style niyan is dahil maikli ang pag maikli ang AR mo, maingay. So itong Krenkov may sound deflector, ang sound papunta doon sa forward. Okay, papunta sa forward. Hindi ganoon maingay sa iyo sa katabi mo. So itong aking zombie gun. Then, tabi ko tagal na nito. Nilagyan ko ng 'di ba? Nilagyan ko pa zombie hunter. Tagal na, hindi na natatanggal 'yan. Yung decal na 'yan, decal. It's a decal. So, yan. Makakapag-shoot ka ng high-capacity rounds. High-capacity magazines using the... 40 rounder to. 40 rounds. So, using the 5.56 or 223. Lightweight, considering na nagsushoot siya ng rifle round. And then, mas madaling i-maneuver sa mga tight spaces. Kasi maikli lang. Okay. And then... close encounter, CQB, at saka mga intermediate distances, walang problema sa round na kaya niya iputok. So, this is it, my zombie gun. Zombie-themed na AR pistol. Okay? So, like I said, pag sinabi mo kasi na zombie apocalypse, andun eh. Pag tinatanong ako, nagpe-prepare ka ba sa hurricane, oo. Nagpe-prepare ka ba sa mga ganito, sa attack, oo. Pero imagine niyo yung scenario pag zombie apocalypse, ando na lahat. So sabi ko, yun na lang, parang yun na yung summary. So, zombie apocalypse na lang, sinasabi ko. So bago nyo sabihin na, si Raulo ka pala, naniwala ka, isipin nyo muna yung scenario yung ganon. Then balik tayo para mag-usap. Okay? So that's it. Share ko lang, no? My zombie gun. Thanks for watching.